Hi guys, welcome sa channel ko, no? Captain Alas Channel. Guys, today iba-vlog natin yung ginawa kong crown plane. Kita ninyo to, guys. Diamond X700, tinamaan ng kidlat. So, no. Dito na siya, ma-revive to now yung ibang mga copper rod. So, para mapakinabangan yung fiberglass. Kasi hindi pa naman siya totally naging walis, no? Kasi yung ibang tinatamaan, bumubuka, parang nagiging walis. Ito buo pa yung ano niya, fiberglass niya. So, gumawa ako ng ground plane antenna, guys, no? Pero hindi ko ginamit lahat yung fiberglass niya. Dalawang dugtong lang yung ginamit ko. May natira pa ngang isa. Yung isa, yung pinakapuno, saan ba napunta yon? Parang binigay natin sa isa nating kaibigan, no? So, may natira pa nga radial dito, guys. Ito, may dalawa pang radial. Yung isa, hindi ko alam kung saan napunta, no? So, pakita ko sa inyo yung ginawa kong ground plane. Let's go. Guys, yung ginawa nating ground plane, mapapansin nyo yun, no? Yung may apat na radial, no? Meron kasi akong antenna na X700. Ito pa yung natitirang fiberglass, oh. So, tinamaan siya ng kidlat. Siguro a year ago, no? Papansin nyo sa itaas, meron pa isang X700 doon. Ayun, oh. Pangalawa na natin X700 yun. So, ginamit ko yung natirang fiberglass. Actually, dalawang fiberglass yung ginamit ko doon sa 11 meters ko, no? Ito yung pangalawang fiberglass niya. So, buo pa to. Tapos yung tama. Pwede pang isa to. So, ito yung sinasabing X700 ginawa nating 11 meter antenna. Guys, yan yung view ng antena natin, oh. Oh my God! Wow! Ayan. Medyo madilim yata, no? So, ground plane antenna for 11 meters. So, fiberglass yan yung pinaka-whip niya. Pero meron siyang copper wire sa loob, no? And then, meron siyang apat na radial na aluminum, no? Tapos, may apat din siyang radial na wire. Yung iba nating antenna, guys, oh. Meron tayong X700, X510, CP22E. Meron pa tayong ano dyan, eh. J-pole saka single pore antenna. Ayan. Charan, guys. Yan yung ginawa kong 11 meters antenna, no? So, dalawang dugtong na fiberglass yan. Meron siyang parang block. Lagyan natin ng electrical tape kasi may konting basag, no? Pero okay pa rin. Nilagyan natin siya ng radial na apat. Ayan. So, nasa loob pala ng fiberglass is number 10 copper wire, no? Stranded. Ayan. So, X700 natin naging ground plane. And then, next. 510 tayo, CP22E, ano pa ba yung isa, J-pole, saka may single pore pa tayo, no? And then yun yung aking dipole, ayan. Abot dun. No. Nakatid pa siya. Abot dun sa kabilang puno, guys. Ayan yung dipole natin. Nakadipa. So,
Ayan yung ating antena ng VHF saka HF antena, no? 20 meters saka 40 and 11 meters band. Ayan, kita nyo. Ayan, para siyang may pakpak, no? So guys, tetestingin ko yung kinabit ko na ground plane antenna, no? So, no, nasa 27.555 to. Lagay muna natin sa AM mode para makuha natin yung SWR niya, no? So guys, dalawang antenna ang nakakabit dito sa tuner ko, no? Antenna 1, which is dipole antenna to. Antenna to yung ground plane, no? So yung selection ng band 24 to 28 kasi nasa 27 MHz siya, no? Then kung nilipat ka ng band, halimbawa sa 40 meters, lagay mo lang dito. So check natin yung kanyang SWR saka output niya, no? Hola. Hola. So almost 100 watts, no? Yung kanyang SWR 1.1 or almost flat 1, no? So lipat na natin sa upper side ba, no? Hindi ko lang alam kung may tao. Try natin, no? Radio check, 1, 2, 3. Radio check. Radio check, radio check, good morning. Hey, good morning. Sino to? Roger, 79 Delta Alpha 112, go ahead. 79 Delta Alpha 112. Good morning sa iyo dyan. nagbukas lang ako ng ano ko, itong 11 meters. Location is Kabuyaw, Laguna. Kapitan Alas. Ay, sino ba to? Go ahead. Genesis. Ay, Tito Genesis. Good morning sa iyo. Go. Nakausap po gabi si Randy. Tara, sir. Ayun, may tinetesting ka. Nakita ko sa chat box eh. At tinetesting ko itong ano, itong ginawa kong ground plane na kamusta ang dating dyan, Genesis? 9 plus 10. Malino naman. Oh, ito yung ano. 700 ko pinunong anong feedback. Kinonvert ko sa 11 meters. Maganda, maganda naman eh. Yung radials, anong ginamit mo sa ano? Radials mo? Aluminum? Aluminum yon, aluminum. Bali, ang ginamit ko lang yung fiberglass. Nilagyan ko ng ano sa loob. Copper wire. Copper wire yung ginamit ko, Yober. Ayan. Ganda umaga, Genesis. Ang gumagawa ako ng vlog eh. Butit na timingan kita. Ayan. 72 dyan. No problem. Pag ano rin, dito alas, usap tayo. Testing ko yung dipole mo. Ah, pwede, pwede. Actually, meron akong isa rito. Nabanggit nga ni ano. ni Randy. Go ahead, no problem. Sige, bago sa mga bumati dyan, ipopost natin to sa YouTube. Go ahead, shoutout dyan. Okay, shoutout sa lahat. Magandang umaga, 73. Ano nga ang call sign mo dito? 79, ano yun? 79, Delta Alpha 112, Sierra Lima Yankee.
Okay, sige. Shout out sa iyo. Salamat sa good peso Genesis. Okay, 73. Likewise, 73. Dito lang. Sige, dito lang monitoring. Ayun o. Oh, na-testing natin kay Genesis. Shout out kay Genesis. Ayun guys, successful yung testing natin ng ground plane antenna natin, no? At nakausap namin si Genesis ng 79 Division. Wala pa tayong call sign dyan eh, hindi pa tayo nagme-member. Okay, at kung meron po kayong tanong kung paano ko ginawa, mag-comment lang ho kayo. At isi-share natin yung eksaktong sukat ng ginawa nating ground plane antenna, no, gamit yung fiberglass ng X700 na tinamaan ng kidlat. So guys, dito ko na tatapusin yung vlog ko, no. Maraming salamat po sa mga nanood ng aking video. Have a nice day, 73.